Aray! Mga kasama! Nandiyan na sila! Boy! Ang pogi-pogi mo kayo, kuya! Salamat sa Diyos at kumpleto na naman ang pamilya La Presa. Yeah! At meron pang gustong bumati sa'yo. Ayun! Yeah! Ayun! Ay, pa! Galit po ba sa akin si Ate Agnes? Ay, hindi ka lang nakita nun. Eh, si Cassandra po. Pagmamahal ko. Meron ba? Sorry, Sander. Sorry. Huwag na huwag mong kakalimutan. Mahal na mahal na mahal kita. Ha? Oh, my dear Agnes, I'm so sorry, but Sander hasn't called yet. Don't you worry, once I get hold of him, I will inform you right away. Or better yet, I will ask him to call you, okay? Salamat po, Auntie Meg. Okay. Is that Agnes? Yes, sir. Anak! Kain muna. Mamaya na lang po, Nay. Hindi pa po ako gutom eh. Malamang mas pinili nun ng London. Eh, siyempre, mas masarap siguro buhay dun. Don't say bad word na yan. Maybe he has a good intention. Pwede din. Kasi mas tahimik ang buhay natin ngayon at wala na nang gugulo sa atin. Mula na umalis siya si Sander.
Eh kasi nakakuha na si attorney ng TRO, kaya dalampasan natin ang demolisyon. At napagkasunduan natin na di tayo matitibag. Walang sukuan. Pero paano yung pamilya niya? Mukhang apektado ang kabila. Kung masyado pala siyang nagsasakripisyo, di sana sinabi niya sa atin, at saka ano yun, aalisin ng basta-basta ng walang paalam? Actually, I was there when he left. Huh? I saw him leave. May sinabi ba? He did not say anything. Hindi mo man lang tinanong? I already know. When I saw his bags, his eyes, I already know that he will make a big decision. Anong banks? Nakita mo na palang dala-dala yung gamit, ba't wala ka man lang ginawa? Kinausap ko naman. I told him what I needed to tell him. Ano sabi mo? I'm not a judge, and I will not judge him. Tito Bangki, bakit din niyo pinigilan? Even if I try, and deep in my heart, hindi na magbabago ang isip niya. In English, he has made up his mind, his heart, and his balung-balunan. Pero Bangki, may pagkakataon kang pigilan siya. Malapit ka sa kanya eh. Makikinig sa iyo yun. Kung pinigilan niyo siya, dapat sana di nangyari to. Dapat sana nandiyan pa si Superman ko. And now it's my fault in the stars. Tama na, tama na. Wala kasalanan si Bangki. Kung nagpaalam man siya o hindi, decision niya yun eh. Ang hindi na mababago ngayon, nasaktan niya si Agnes. At nasasaktan din ako ngayon pag nakikita kong nahihirapan yung anak ko. But what I saw is a troubled man. He's lost. He's very tired and weary. Baka yun nga ang dahilan. Nahirapan siya sa sitwasyon. Kaya mas madali na lang para sa kanya ang tumalikod na lang, iwanan na lang si Agnes at ang lapresa. Tumawag na ba si Xander? I left a message to Luli. I told her to give us a new contact details of Xander and kung kasama niya si Xander, tawagan tayo para naman alam natin ang kalagayan ng anak natin. I really miss my son. So do I, Alex. Anak, halika, kain tayo kahit konti. Ilang linggo ka nang ganyan eh. Naglaga ako ng kamote, kaya lang may kulang. Namimiss na namin yung jam mo. Ha? Sorry po. Hindi ko kaya eh. Nag-aalala na ang papang mo. Ako. Kaming lahat. Pasensya na po kayo na, ha? Di ka naman gusto mangyari sa akin to, eh. Ang totoo. Tanggap ko na, eh. Tanggap ko na umalis na siya. Nainiwan niya na ako. Pero bakit ganun? Ang sakit-sakit mo niya eh. Ang sakit-sakit sa dibdib. Ayaw pa mawala eh. Kahit anong subok ko, ayaw matanggap.
lang yung sakit. Kailan pa ba mawawala yung sakit, Nay? Kailan pa mawawala? Sorry, anak. Hindi ko rin alam. Parang hindi ko na yata kaya. Kaya po. Kaya mo. Nandito ako. Nandito ang papang mo. Nandito kaming lahat para sa'yo. Kaya mo. Kaya mo yan, anak. Welcome back, Alex. Bettina. Congratulations, Alex. Welcome back. Thank you. Sit down. Hello, Tita. Hello. Alex, my son, can you preside over the meeting, please? Thank you, Ma. I want an update on the impact sa mga nangyaring itong nakaraan linggo sa Grande Hotel. I want an announcement that the Grande Hotel is definitely back in business. I want a status report sa bawat departamento ng hotel. And Julius, yes, Kuya Alex, clear my office. Anak! Nagluluto si Papang ng sinalog. Special to. Naku, sarap nito. Kakain na tayo. Nak! Anak naman. Sige na, oh. Masarap to, anak. Nes, sige na naman. Agnes, sige na. Kumain na naman. Anak! Agnes! 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 Mirasol! 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 Mirasol, tulungan mo ako! Agnes! 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 Ito na lang kitang walang malay. Sabi ng doktor, dehydrated ka na daw. Mahina na ito yung pangangatawan mo. Paan naman di ka manghihina? Alas di ka na kumakain na. Alas di ka na natutulog. May ayaw mong lumabas ng bahay para masinagaw ka naman lang ang araw. Alam ko lang ganito mangyayari. Sana hindi nila ako kumising. Kasi nakikita ka na nasasaktan ka ng ganyan. Hindi mo naiintindihan, Papang, eh. Kakamali ka. Intindihan kita. Hindi lang naman ikaw ang iniwan ng taong mahal niya. Hindi lang ikaw ang iniwan ng walang paalam. Nung iniwan ako ng mamang mo, halos madurog ang mundo ko. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Bawat minuto, niling ko na lang sa langit, sana mamatay na lang ako. Kasi makikita ko at maranasan ko yung sakit na yun. Pero lumaban ako, anak.
may rason para mabuhay ako eh. Ikaw yun. Ikaw yun, Agnes. Ayaw na nalap. Napaban ka. Makasusuko lang basta-basta. Alam mo na, nandito pa ako. Nandito lang, Presa. Maraming panasol para gumising ka sa umaga. Andiyan lang yung sakit na yan. Yung mawawala yan eh. Nakama na mabuhay ka. Pero nakakatuwa doon, kahit minsan nadurog na yung puso mo, mapubuli yan. Matututo ka muli magmahal. Sa pagkatataon yun, anak, mapubuo ka. Makakaya na mula. I'm sorry, po. Sorry. Sorry, po. Lugar pa po ba para sa isa pa? Siyempre, anak. Welcome home, Agnes! Ang pinakakulot sa balat ng lupa! Isa ka na. Sige pa. You're so back! Uy, naglaga ako ng mais, oh. Si Agnes, ha? Nasa labas, may kinuha lang siya. Ay, oh, kain na. Anong tinutugtog mo? Wala, medyo nagtitipati pa lang ng konti. Mahirap. Gusto mo turuan kita? Kaya ko. Sige, sige. Yes, dali lang naman eh. Nagihin mo lang yung kamay mo dito. Tapos, hawakan mo na yung mga isto. Hindi, ganito, ganito. Tapos kailangan itong tiretso yung ganyan eh. Para pagka... Joking. Anak, maes. Pasinti pa kayo, ah. Pangnay, alam ko na yan. Inihintay ko nga lang na kayo ang magsabi sa akin na kayo na eh. Marami pa tayong pangarap na bubuuin. Marami pa tayong pangarap na tutuparin. Your Honor, I have to request to reschedule today's hearing in view of the fact that my client is indisposed and will be unavailable to attend. I'm starting to believe na walang kaso ang kliyente mo. If you continue with these delays, I will rule in favor of the La Presence. Marami pa tayong laban na kailangan ilaban. Mga laban na hindi pwedeng sukuan.
Basta ang alam ko, ang importante kayo. Tayo, bilang pamilya sa La Presa. Kayo na totoong inspirasyon ko kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Gosh, hindi ka maliligo! Hindi na po kaya, thanks to you.